Ako si Roveline Dean Ringgao, 35 years old. May apat po akong anak. Ang pinagkikitaan ko po ay yung tindahan namin po at yung livelihood. Dahil po sa ang asawa po ay nahinto po sa kanyang pagtatrabaho bilang security dahil po siya ay may sakit na diabetes. Ang personal ko pong ginagawa sa araw-araw ay yung naglilinis po ako ng bahay, nagluluto sa umaga, pang-almusal, tapos mag-alaga ng mga anak. Pagkatapos po nun ang gawain ko sa bahay, yun na pong aking tinututukan na yung paggagawa po namin sa livelihood katulad ng mga priest flower. Ang pakiramdam ko po na naging bahagi ako ng livelihood care channel ay masaya po. Dahil po doon sa, yan po, nagkaroon ako ng dagdag kita dahil sa pang-araw-araw namin na pangailangan. Dahil sa po sa ngayon at putol na po yung trabaho ng asawa ko dahil po siya ay may sakit. Natulungan po kami ng livelihood ng care channel sa paraan po ng pagbigay nila ng gawain namin at nagkaroon kami ng dagdag kita, budget. At sa ngayon po, nakaipon ako ng pera para magkaroon ako ng kunting tindahan po na yun po yung ginagawa na ang kinukunan ko ng panggastos araw-araw. Ang buhay ko po dati ay simple lang, wala kaming ginagawa kundi pagkatapos ng gawaing bahay ay puro wala lang, chismisan na ng mga kapitbahay, nakaupo, yun lang po yung gawain namin. Ang nabago po sa akin nung nasali na po ako sa programang ito ng livelihood ng Care Channel, nabago po sa akin, naiwasan ko na po yung pagchichismis, tapos naging makabuluhan na po yung buong araw ko dahil po sa mayroon na po kaming ginagawa. At isa pa po nabago din sa pamilya ko, yung anak ko po na nahikayat ko rin po siya na magsali sa programang ito at nagkaroon na po kami ng parang banding na rin po sa namin ng mag-anak, ng anak ko na gumagawa kami, nandun na yung pagkukwentuhan namin. Dati hindi namin nagagawa yun, pero sa ngayon, nung nagsimula kaming nakasali dyan, gumanda yung pagtitinginan namin ng anak ko na hindi na kami palagi nag-aaway, galit, kasi nandun na yung usapan namin magnanay. Ang tingin po ng mga kapitbahay ko sa ginagawa namin at mga kamag-anak ko po ay maganda. Gusto po nilang sumali. Actually, meron na po akong isang auntie na sumali at mga kapitbahay. Minsan sumasali sila pag mayroon silang free time.